Okay guys, papakain lang tayo. Hop, bawal lumabas. Ha? Bawal lumabas. Meron tayong rules, okay? Uy, bawal. Pero pag tinakasak ka, ay pwede na palang lumabas. Wala nang intro-intro. So gusto mo bang palakasin ang baga ng iyong mga young birds? Aba, syempre naman, mas malakas ang baga. Mas malakas ang chance na makauwi sila galing sa malalayong karera. At kung gusto mong malaman ay tutok lang at yan ang pag-uusapan natin dito sa nag-iisa niyong kausap, ang kausapang magkalapatids. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Henry TV at shoutout din kay By NL Man. So yan, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mo rin kalimutang pindutin. So pindutin muna ang like, share at subscribe button at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga susunod na natin mga pag-uusapan. May iba't ibang species ng kalapati sa buong mundo at sa taya, ito ay umaabot ng 344 species. At ang ilan dito ay mula sa wild hanggang sa mga inaalagaan nating mga pangarerang kalapati sa ating mga bahay. So hindi na natin iisa-isahin pa ang mga lahat ng ito, no? Dahil sa dami nito baka maubos ang oras natin. Pero ang ating pag-uusapan ay ang isang uri o breed ng kalapati na tinatawag na English Flying Tippler. So alamin natin ang kakayahan niya at kung paano nito matutulungan ang ating mga young birds para maging malakas at matibay sa mga mahabang karera. Ang Tippler ay isang breed ng kalapati na isinasabak sa mga endurance competition o yung kompetisyon ng patagalan ng paglipad. Ang isang katangian ng mga Tippler ay paglipad na napakataas at walang kapagurang paglipad na umaabot pa nga ng 20 hours. Non-stop yun o walang tigil. At ito ay naitala noong June 22, 1963 ni Wilf Lubat ng Staffordshire, England. So mga kalapatids, hindi full charge, no? Lubat. At sa ngayon ay may bagong record na naitalang pinakamatagal na oras ng paglipad ng mga Tippler at ito ay umabot ng 22 oras o 22 hours. Since hindi tipikal na pangkarera ang mga Tippler, mapapakinabangan natin sila sa ating mga loaf as sitter. Alam nyo ba na kayang mag-alaga ng mga Tippler ng hanggang sa 3 inakay? At since kaya nilang lumipad ng mataas hanggang 10,000 feet, maganda silang gawing trainer para sa mga young birds natin. Kapag pinasabay kasi natin sa paglipad ang mga racing pigeon sa Tippler, ay susunod sila rito at lilipad ng mataas kasama nila. At sa paraang iyon, ay nade-develop natin at napapalakas ang baga ng ating mga young birds. At nagre-resulta upang tumaas ang kanilang resistensya at stamina na kinakailangan naman nila sa mga long distance races. At isa pa, nakakatulong din ang paglipad nila ng mataas para ma-develop naman ang kanilang mga eyesights na napakahalaga talaga sa mga karera. At kung tatanungin nyo naman kung saan ba makakakita nito, aba, isa lang may re-recommend ako sa inyo mga kalapatids. Maram nito sa BioResearch. Ang BioResearch po, kung hindi nyo na itatanong, isang one-stop shop ng mga kalapati kung saan mahigit sa 6,000 na uri ng mga kalapati ang makikita nyo sa kanilang facility. At kung may tatanong nyo kung magkano ba ang isang flying tippler sa kanila, so makikita natin dito sa kanilang ads na for as low as 500 pesos, meron ka ng isang English Flying Tippler na maaari mong gamiting pang guide o trainer ng iyong mga young birds. At dito na po nagtatapos ang ating video mga kalapatids. So magkita tayo ulit sa mga susunod nating mga usapang magkalapatids.